Matapos maglunsad ang Iran ng maraming missile sa Israel, na ikinatuwa pa ng pamunuan ng Iran, dahil sa pagpapaulan nito ng maraming ballistic missile sa Tel Aviv, na nagdulot ng malawakang alarma sa mga Israeli. Dahil sa mga pag-atake na ito ng Iran, naglunsad din ang Houthis ng kanilang drone at missile sa mga lungsod ng Israel, upang magbigay ng malaking suporta sa mga Palestinian at Hezbollah. Ang mga kaganapang ito, ay mas lalong nagbigay sa pamunuan ng Israel ng matinding galit, na posibleng tumugon si Netanyahu ng malakas, laban sa mga pambobomba na ito ng Iran at Yemen. Makalipas ang 12 oras, inangkin ng mga rebeldeng Houthi sa Yemen, ang responsibilidad para sa isang serye ng mga pag-atake ng missile at drone, na nagtatarget sa Israel, na minarkahan ng isang makabuluhang pagtaas sa kanilang mga operasyong militar laban sa Estado ng Israel. Ang insidenteng ito, ay dumating sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon, partikular na kasunod ng mga pambobomba ng Israel sa Yemen itong mga nakaraang araw, na umani ng iba't ibang reaksyon sa maraming terorista sa buong gitnang silangan. Ang Houthis, ay isang grupong nakahanay sa Iran na nakabase sa Yemen, na lalong naging malakas tungkol sa kanilang suporta para sa mga grupong Palestinian, sa gitna ng tumitinding karahasan sa Gaza. Ang kanilang tagapagsalita ng militar, na si Yahya Sari, ay nagsabi, na ang mga pag-atake na ito ay isang direktang tugon, sa kung ano ang inilalarawan nila bilang pagsalakay ng Israel, laban sa mga Palestinian at sa mga taong Lebanese. Nangako ang mga Houthis, na ipagpapatuloy nila ang kanilang mga pag-atake, hanggang sa itigil ng Israel ang mga aksyong militar nito sa Lebanon at Gaza. Mula noong mga nakaraang buwan, pinaigting ng mga Houthis ang kanilang mga operasyong militar laban sa Israel, na kung saan naglulunsad ang mga ito ng maraming missile strike at drone attack, na binalangkas ng kanilang retorika. Ang mga pagkilos na ito, ay kabilang sa mga pakikiisa nito sa mga Palestinian, na nahaharap sa mga operasyong militar ng Israel sa Gaza. Iginiit ng grupo na ang kanilang mga pag-atake ay naglalayong wasakin ang gobyerno ng Israel at lansagin ang kakayahan ng militar ni Netanyahu. Kahapon, inihayag ng Houthis na naglunsad sila ng 3 cruise missiles sa kaloob-loobang bahagi ng Israel. Kung saan sinabi ng grupo na matagumpay na naabot ng mga missile na ito ang kanilang nilalayo na mga target, bagamat hindi kinumpirma ng mga autoridad ng Israel, ang anumang pinsala o pagkasira na nagre-resulta mula sa mga pambobomba na ito. Iniulat din ng Houthi ang pag-deploy ng mga drone nito sa malaking bahagi ng Israel, na naglalayong esentro ang mga drone na ito sa lungsod ng Israel, kabilang nasa Tel Aviv. Ayon pa sa pahayag ng Houthi, na ang ibang mga missile ay nakatarget sa mga base militar at industriyal sa loob ng Israel, upang pasabugin ang kakayahan ng IDF. Binigyang diin ng grupo, na ang mga operasyong ito ay bahagi ng isang mas malawak na diskarte, upang gumanti laban sa mga nakikitang pagsalakay ng Israel sa Lebanon, at ang pagkasawi ng mga lider ng terorista sa Middle East. Ang pagpapasikat ng mga pag-atake ng Houthis sa Israel ay makabuluhan, hindi lamang para sa mga implikasyon ng militar nito, kundi pati na rin sa potensyal na plano nito upang sirain ang gobyerno ng Israel. Ang patuloy na salungatan sa pagitan ng Israel at Hamas ay gumuhit na sa iba't ibang regional na aktor, kabilang ang Iran, na nagbigay ng suporta sa parehong Hamas at Houthis. Ang pagkakaugnay na ito ay nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa isang mas malawak na salungatan sa rehiyon, na kinasasangkutan ng maraming terorista na nakahanay sa Iran laban sa Israel. Hindi rin pinalagpas ng mga rebel ding grupo ang mga barko na naglalayag sa tinatawag nitong Red Sea, kung saan ang mga rebeldeng Houthi mula sa Yemen ay naglunsad ng sunod-sunod na pag-atake sa mga commercial shipping vessel na nakalink sa Israel, na minarkahan ng isang makabuluhang pag-unlad sa patuloy na salungatan, na nakikita ang mga pambobomba na ito sa karagatan, bilang ganti ng grupo sa Israel dahil sa pagsalakay ng ground unit ng puwersang Israeli sa Lebanon, at ang mga pag-atake na ito ay bahagi ng isang mas malawak na diskarte ng Houthis, upang igiit ang kanilang impluensya sa mga karagatan sa Middle East, upang pasabugin ang mga barko ng Israel, partikular na ang mga kaalyado nito. Sa kabilang anggulo, bilang tugon sa mga pambobomba na ito ng mga Houthis,
Ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay naglabas ng mahigpit na babala sa mga rebeldeng Houthi sa Yemen, kasunod ng isang makabuluhang missile strike sa gitnang Israel, kung saan nagdeklara si Netanyahu na ang grupo ay magbabayad ng mabigat na halaga para sa kanilang mga aksyon. Ang insidenteng ito ay sumasalamin sa isang kapansin-pansing paglala ng mga tensyon sa rehiyon, lalo na bilang ito ay kumakatawan sa unang pagkakataon na ang missile mula sa Houthi ay matagumpay na nakarating sa teritoryo ng Israel na humigit kumulang 2,000 kilometro lamang ang layo mula sa Yemen. Binigyang diin ni Netanyahu na dapat naasahan ng mga Houthis ang matinding epekto sa kanilang mga pambobomba sa Tel Aviv. Ayon pa kay Netanyahu sa isang pulong ng gabinete, na ang sinumang umaatake sa amin ay hindi makakatakas sa aming paghihiganti, na itinatampok ang pangako ng Israel sa pagtatanggol sa teritoryo nito, laban sa mga pinaghihinalaang banta mula sa mga grupong nakahanay sa Iran. Binanggit din ni Netanyahu ang isang nakaraang airstrike ng Israel sa Hodeidah, na isang paghihiganting aksyon laban sa isang strike ng drone ng Houthi, na nagresulta sa mga sibilyan na kaswalti sa Tel Aviv. Kasalukuyang sinisiyasat ng militar ng Israel kung paano nakapasok ang missile sa kanilang mga sopistikadong air defense system, kabilang ang Iron Dome at Arrow System. Iminumungkahi ng mga paunang pagtatasa na maraming pagtatangka sa pagharang ang ginawa ng mga air defense na ito noong umatake ang Iran, ngunit may mga missile pa rin na nakapasok sa loob ng Israel dahil sa pagpalya ng mga ito, na humahantong sa malaking alarma sa mga mamamayan ng Israel. Ang mga kaganapang ito ay nagbibigay ng mas malawak na implikasyon para sa dynamics ng seguridad sa rehiyon, kung saan ang kakayahan ng Houthi na maglunsad ng matagumpay na pag-atake ng missile mula sa Yemen patungo sa gitnang Israel ay binibigyang diin ang mga pagsulong ng kanilang mga kakayahan sa militar na malamang na suportado ng teknolohiya na galing sa Iran. Iminumungkahi ng mga analyst na ang mga pambobomba na ito ng Houthis ay maaaring magpalakas ng loob sa maraming mga terorista at iba pang mga grupong suportado ng Iran sa gitnang silangan na posibleng humantong sa paglalapa ng todo ng mga kamprontasyong militar sa rehiyon. Higit pa rito, ang pag-ataking ito ay umani ng papuri mula sa Hamas at iba pang militanteng grupo na tinitingnan ito bilang isang pagpapakita ng paglaban laban sa mga aksyon ng Israel sa Gaza. Ang mga opisyal ng Hamas ay nagpahayag na ang gayong mga pag-atake ay nagpapahiwatig na ang Israel ay hindi immune sa paghihiganti at ang balanse ng kapangyarihan ay maaaring lumipat di umano sa mga kalaban nito at pumabor sa mga terorista. Bilang conclusion, ang mga pag-atake na ito ng mga Houthis sa Yemen ay kumakatawan sa isang kapansin-pansing pagtaas sa kanilang kampanyang militar laban sa Israel sa gitna ng patuloy na mga salungatan sa rehiyon. Habang naghahanda ang magkabilang panig para sa mga potensyal na karagdagang paghaharap, ang sitwasyon ay nananatiling delikado kung saan ang internasyonal na komunidad ay nanunood ng malapitan sa mga kaganapang ito dahil sa mga implikasyon para sa rehiyonal na katatagan at seguridad. Ang magkabilang panig ay nakabaon sa kanilang mga posisyon na ang posibilidad ng patuloy na labanan ay lumilitaw ng walang katiyakan sa hinaharap, maliban na lang kung ang diplomatikong pagsisikap ay maaaring magtagumpay na muling makipag-ugnayan ang magkabilang panig at matugunan ang mga pinagbabatayan na mga isyu na magpapahinto sa labanang ito. Ang mga pambobomba naman ng Houthi sa mga barko na nakalink sa Israel na dumadaan sa Red Sea ay nagha-highlight sa isang kritikal na sandali sa maritime security sa loob ng Red Sea sa gitna ng mas mataas na geopolitical tensions na nagmumula sa mga salungatan sa rehiyon. Habang patuloy na iginigiit ng mga rebeldeng Houthi ang kanilang mga kakayahan sa militar laban sa Israel at sa mga kaalyado nito, mayroong isang pangangailangan para sa mga international na stakeholder na tugunan ang mga banta na ito ng sama-sama upang wasakin ang kakayahan ng mga Houthis at iba pang mga terorista sa Middle East. Ang sitwasyon ay nanatiling tuloy-tuloy na may mga potensyal na epekto para sa pandaigdigang kalakalan at rehiyonal na katatagan, habang ang parehong mga komersyal na interes at mga diskarte sa militar ay nagbago ng malaki bilang resulta sa patuloy na labanan. Habang tumitindi ang mga tunggalian sa gitnang silangan, kasunod ng mga pag-atake ng missile ng Iran at Yemen, parehong nakahanda ang Israel at ang Houthis
para sa mga potensyal na karagdagang pambobomba ng magkabilang panig. Ang babala ni Netanyahu ay nagpapahiwatig ng kahandaan para sa aksyong militar kung kinakailangan, habang ang mga Houthi ay nagpahiwatig ng kanilang layunin na ipagpatuloy ang pag-target sa mga interes ng Israel na may makabuluhang implikasyon para sa katatagan ng rehiyon, habang ang iba't ibang kaalyado ng Iran ay nakipaglaban sa Israel. Ang mga darating na linggo ay maaaring magbubunyag kung ang insidenteng ito ay haantong pa sa mga tumataas na tugon ng militar ng magkabilang panig o may mga panibagong diplomatikong resolusyon ang isusulong upang matugunan ang pinagbabatayan ng mga tensyon na nagtutulak sa tunggalian na ito. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.